next plate, you know. Praise the Lord, ano, sa ginawa ng Lord. Paano ito, Pastor? Bakit? Ano ka kay Sister Villagrina para mabilis tayo? Amen. So, erag to po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa oras na ito ng kayo po, o Panginoon ang siyang nagdala sa amin sa lugar po na ito. At ang lahat po sa amin ay hindi po karapat-dapat, Panginoon, sa inyong presensya sa mga oras po na ito. Pero nagpapasalamat kami na kayo po yung nagbibigay ng opportunity, Panginoon, sa amin upang katagpuin po ninyo kami. Salamat sa inyong mercy, O God, sa inyo pong grace. At idinadalangin po namin ang inyo pong paglilinis, Panginoon, sa amin. At pagpapatawad, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa po namin sa inyo na hindi po nagbigay, Panginoon, sa inyo ng kaluguran. Dalangin ng inyong lingkod, O Diyos, na gamitin lamang po ninyo ako as your mouthpiece, O God, upang ang inyo pong mga salita, Panginoon, ay tunay na maibahagi sa amin pong lahat. At turuan po ninyo kami, O God. Hindi po ako karapat-dapat na tumayo sapagkat, O Diyos, kayo, Panginoon, ang siyang nagbigay, O Diyos, ng opportunity, O God, na ito sa inyong lingkod. Kung kahit patuloy po namin dalangin ng sama-sama na kayo po yung mangusap at manguna, Panginoon. Hindi ako makita, hindi ako, O Diyos, na tumatayo ang siyang magbibigay ng inyo pong sasabihin, kundi kayo ang siyang mangunguna, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, gusto ko lang pong ituloy yung ating pong napag-usapan as a continuation dito po sa Revelation chapter 6. At kung titignan natin doon po sa map na tinitignan po natin, maaring i-post po sa atin ano, ni Sister Demion yung timetable, diba, ng Lord. At maliwanag na nakikita po natin na tayo po ay nasa church age pa lang, ano? Nasa church age pa lang. At ang inaantay natin is, okay na Sister Villagrina? Hindi pa? Ayan, ang inaantay po natin ay yung immediate, di ba, na rapture or pagkuha ng Diyos doon po sa kanya pong mga anak, doon sa mga tao, di ba, na pinili ng Diyos sumunod sa Panginoon, doon sa mga tao na makakasama, di ba, doon sa rapture, no? Nawawala na yung map. Nauna nang na rapture. Nauna na ba, Sister Demi? O, nandyan pa. Ayan, no? Nandyan. Pakiantay lang po natin. Mabuti. So, medyo stretch lang po siguro tayo, ano? Isang stretch nga sa taas. Ayan. At pagod sa katutulak. Ayan, pagod sa katatrabaho. Ayan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay makikibahagi minsan pa sa kanya pong mga salita. Ayan, mamaya na po natin tignan. So ang pinapag-aralan po natin dito mga kapatid, as explained by Pastora, is about doon po sa seven seals. Diba? Doon po sa pitong selyo na makikita ang kahulugan bago dumating yung sinasabi pong ano, second coming, di ba, ng atin pong Panginoon. Kasi ang tinitignan po natin dito yung
palatandaan dito po sa mga selyo po na ito, yung pagkatapos po ng rapture, meron pong darating na kapayapaan. Diba, matagal nang pinag-uusapan ng mga tao yung tungkol sa kapayapaan. Bakit ba kasi nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon ng awayan, nagkakaroon ng sagutan, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Sapagkat sinabi mismo ng scriptures, 'di ba? Kasi gusto ng iba, sila lang yung makinabang, 'di ba? Sila lang yung nagiging makasarili yung mga tao. Yung kapakanan lang nila, 'di ba? Yung kanila pong iniisip. 'Di ba kahit nga minsan as an example for us OFWs, 'di ba? Yung minsan we have a lot of plans. Lalong-lalo na kapag nandito pa lang tayo. At sa plano po na 'yon, 'di ba? Gusto nating kumikita tayo dito, kumikita rin tayo sa Pilipinas. Kaya tayo nag-iisip, 'di ba, ng mga bagay-bagay kung paano po yung pera po natin doon ay kumikita, 'di ba, kahit konti. Pero marami sa atin, hindi lamang po sa dito po sa Israel, kasi nakikita ko, naririnig ko din, nanonood po ako ng tunpo, 'di ba? Marami po yung nai-scam. 'Di ba? Marami yung sino na po sa inyo yung nai-scam? Taas kamay. Ayaw aminin na yun. Nai-scam. Yung iba nai-scam sa mga hindi kakilala, nagtiwala. Yung iba nai-scam tayo sa mga kakilala, minsan nai-scam pa tayo doon sa mismong kadugo natin. Di ba? Doon sa mismong pinagkatiwalaan mo, hindi lang doon sa kaibigan mo, di ba? Hindi lang doon sa classmate mo, pero minsan naluloko po tayo. Di ba? Naluloko po tayo. Kaya ito po yung mga dahilan minsan kung bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero katulad nga po ng sinabi ko po kanina, hindi po tumitigil ang ating mga leaders sa bawat bansa na nakikipag-usap ng tungkol sa kapayapaan. Di ba? At magkakaroon po ang mundo ng kapayapaan lamang, sinabi po dito sa Revelation chapter 6, na ito po ay magiging huwad na kapayapaan, gawa ng tao. 'Di ba? Kaya sinabing huwad na kapayapaan, false peace, sapagkat hindi kaya ng tao na gumawa ng kapayapaan. Kahit ngayong yung mga disagreements lang, 'di ba, ng mga tao, mag-uusap kayo na magkakasundo, may mga instances talaga na talagang matitrigger ka to be angry. Di ba? Kahit nagkaroon na kayo ng kapayapaan, masaling ka lang ng konti, lalabas lahat yun eh. Di ba? Yung mga hindi natin pagkakaunawaan. Sapagkat ang tanging daan lamang, mga kapatid, ng tunay na kapayapaan ay yung Prince ng Peace. Di ba? Yung Panginoong Jesus na laging nag-o-offer ng kapayapaan. Yun yung nagbibigay sa atin ng security in having peace. No, ang lakas ng loob kong magsalita ng tungkol sa kapayapaan sa kapanahonan na ito, no? Pero ganun lang talaga yung yun yung eksaktong hindi lang siya basta resolution, kundi solution ng kapayapaan. It is because we have that God, 'di ba, na nagpapanatag sa akin kahit dehado pa na. 'Di ba? Kahit ikaw na yung biktima, 'di ba? Pagkakaroon ng false peace, 'yun nga yung nire-represent ng pinag-aralan po natin na puting nung binuksan yung unang selyo ay nakita, ano po yung nakita doon? 'Di ba? Yung puti, yung kabayong puti. False peace, tao ang gumawa. Ilang beses nang nagkaroon ng peace ang Israel and the Palestinian territory? Ilang beses nang ginive up ng Israel yung mga territory na na-conquer nila? Ilang beses na yun na usap-usap, pinagbigyan na sila ng lahat-lahat
Di ba? Ilang beses na yan, hindi sila tumitigil sa kauusap ng usap ng usap, nagpalit na ng gobyerno. Pero bakit magulo pa rin? Sapagkat walang ibang nagbibigay kasi ng kapayapaan maliban sa Diyos. Siya yung nagtuturo sa tao ng tungkol sa kapayapaan. At nakita rin po natin dito, mga kapatid, yung in-explain po sa atin ni Pastora na iba't ibang meaning, di ba, ng selyo. Gusto ko lang po itong daanan sapagkat hindi po ako pupunta sa chapter 7. Dito lang po ako mag-i-stick sa chapter 6. So magkakaroon ng false peace na sinasabi. Tapos, kung nakuha na ng Antichrist, yung lahat po ng mga tao na i-embrace po yung peace na kanya pong inu-offer, doon na po niya gagawin kung ano yung kanyang maibigan. Di ba? Makikita po natin dito na magkakaroon ng famine dito. Di ba, magkakaroon po ng death, especially doon po sa magkakaroon ng mga sakit, magkakaroon ng mga karamdaman, nagkakaroon ng mga salot, magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng yung mga mababangis na hayop sa lupa na lalapa doon po sa mga tao, di ba, doon sa mga tao. So kung titignan natin, kahindik-hindik, wow, grabe yung word ah, kahindik-hindik yung mangyayari sa hinaharap kapag hindi po tayo nakasama doon po sa rapture. Diba? Kahindik-hindik yung mangyayari sapagkat hindi lang COVID, kundi patindi ng patindi yung darating. Bakit ipinapangaral sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito sa kapanahunan natin? Kasi yun po yung pre-prepare natin eh. That is our preparation. Na pagdating po ng rapture ng God, ay masasama po tayo upang ang lahat ng mga mangyayari na ito ay hindi na po natin daranasin. No? So makikita din po natin, magkakaroon ng marami pong nangyari. In-explain po sa atin po ni Pastora. At dito po ako sa verse 12. Diba? Dito sa verse 12. Sabi dito, nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, yung pang-six na seal, sabi dito, lumindol ng malakas. Lumindol ng malakas. Sa atin na naka-experience ng ganito pong klase ng, ng lindol, sino na po sa inyo yung present nung yung nagfall yung Hyatt Hotel sa Baguio? 'Di ba? High school ako noon eh. Grabe yung lakas noon, no? At marami pang mga, kung tayo po ay nandito sa Israel, light lang yung mga lindol, 'di ba, na raranasan po natin. Nung ako po ay nasa Taiwan, grabe yung lindol. Talagang umuuga lang talaga yung paligid, no? Pag nandun ka sa dorm, tapos lilindol, hindi ka naman makakababa na sa sixth floor ka eh. Diba? At saka paano ka naman bababa? Matatakot kang mag-elevator. Tapos kung maghahagdan ka eh, may kalayuan. Diba? Mataas yung kinaruroonan. Kaya ginagawa po namin noon, kapag lumilindol, dun lang kami sa bed, nagpapauga, kasi wala namang magagawa eh. Ang sabi namin, kapag ito ay, masira po yung building, ganun na talaga. Diba? Wala ka namang matatakbuhan. Tsaka ang iniisip ko, pag naglilindol, mga kapatid, mabibiyak yung lupa. Diba? Yung talagang mahuhulog ka. Sabi ko, paano kaya yung bigla kang nahulog? Wala na talaga. Diba? So grabe yung experience natin when we experience that kind of fear, diba? Pagdating po ng lindol. Pero sinabi po dito, lumindol ng malakas. Matindi yung lindol na ito, kaiba sa mga lindol na na-experience ng tao. Bakit kanyo? Sapagkat yung lindol na ito, ang sabi po dito, ang araw ay nagdilim. Diba yung araw nagbibigay siya ng liwanag? Kaya nga natin nakikita yung lahat ng bagay eh, na meron dito sa mundo. Kapag araw,
maliwanag nating nakikita. Eh kapag nagdilim yung araw, eh di madilim din yung lahat ng paligid. Di ba? Parang gabi din. No? Parang gabi din. Sabi ito, nagdilim, at hindi lang sabi ito, ang araw ay nagdilim. Ano yung klase ng kanyang kadiliman? Nakasing itim ng damit panluksa. Nakasing itim ng damit panluksa. Yung mga panluksa nila, yung mga saklot sa kapanahunan na yon, bakit ba maitim yon? Kasi aside from doon sa kulay niya, hindi yun papalitan kapatid ng ilang araw. Suot-suot mo yon. Di ba, ng ilang araw, hindi mangingitim talaga yon, di ba? Hanggang, kung ilang araw kang magluluksa, di ba, yun yung suot mo. At ang pagluluksa noon, hindi ka nang kasiting pretty. Di ba, nakaupo ka sa magandang upuan o nakaupo ka doon sa bed mo, sa lupa ka kapatid. Di ba, sa lupa ka uupo kapag ikaw ay nagluluksan sa kapanahunan po na iyon. At doon po ikinumpare, di ba, yung pagdidilim po ng kala, ng pagdidilim ng araw. Di ba, nakasing itim, sabi dito, ng damit panluksa. Yung araw yung maitim. Di ba? Kaya biglang maitim yung araw. Naku, naiwan ka. Di ba? Nakita mo, naiwan ka na. Kasi bakit maitim na ito? At least we will, you or we, whatever it is, sana hindi. That person na makawi-witness po sa mga bagay na ito will be reminded na lahat ng mga bagay na ito bago pa mangyari ay sinabi na ng Diyos. Di ba? Ipinangaral na ito sa mga iglesia. Kaya yung mga iglesia na hindi nangangaral ng revelation, hindi nila malalaman to. Kasi sapagkat sinasabi nila, nakakatakot yung revelation, huwag niyong basahin. Alin naman yung kakatakot dito? It gives us information of the future. So, tuloy natin, tignan natin, ano pa? Sabi dito, hindi lang yung araw yung iitim, or yung araw ay magdidilim. Ang sabi po dito, ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Akala ko makakaligtas na tayo. Sige, magdumilim ka. Di ba? Magdilim yung araw. Makakaligtas na yung mga tao pala. Makakaligtas na yung mga tao na dumilim yung araw. E paano naman yung gabi? Yung gabi, yung buwan, imbes na magbibigay din ng liwanag, ang magiging kulay niya ay, sabi ito, kasimpula ng dugo. Di ba? Ano bang kulay ng dugo? Talagang makikita mo na red siya. So, walang beauty doon, no? Pwede kang mag-selfie, di ba? Pero what is the beauty? Di ba? Na makikita mo kung ganito ang itim yung araw, tapos ang buwan naman ay kasimpula, di ba, ng dugo. May mga significance yung mga kulay po na ito, mga kapatid. Yung black, di ba? At saka yung red ay nagsisignify po sila ng judgment ng God. Naalala nyo nung nagbigay ng salot ang Diyos, di ba, doon po sa Egypt, dumilim eh, di ba? Nagdilim yung kapaligiran po nila. And many other instances pa sa scriptures wherein God brings darkness, it means to say that He will give judgment. Nagbibigay po siya ng judgment. Nung namatay ang Panginoong Jesus, lumindol din, di ba? Tsaka nagdilim. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang judgment sa Panginoong Jesus dahil sa kasalanan ko at sa kasalanan niyo. Di ba? Sa kasalanan nating lahat. So sabi dito, hindi lang yun ang mangyayari, kapatid. Di ba? Sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, ito yung matindi. Tignan natin. Sabi dito, verse 13, nalaglag mula sa langit ang mga bituin. Di ba? Yung isang bituin lang, gaano kalaki yun? At nakikita natin sa mga pag-aaral na yung bituin pala ay para siyang rock. Di ba? Yung texture niya. Eh, mahulugan ka lang ng mangga sa ulo na hindi mo alam. Eh, ang sakit nun, kapatid eh. Di ba? O kaya malaglag lang yung kutsara sa hinliliit ng paa mo, eh, mahirap na yung baso. Eh, yung pa kaya, bato na malaki. Di ba? Na kaya daw, kung mahulog lang yung isang araw, eh, kaya niyang walain at patayin ang ilang libong mga tao.
Kaya nga may kwento noon, may news noon, di ba na may ano daw eh, may yung makukulog sa ano sa lupa, naalala niyo yun, nung mga bata pa kayo noon. Di ba? Yung may pangalan yun, hindi bulalakaw. Ilocano yata yun, no? Meron yun eh, may ano doon, may balita noon eh na ang plano ng mga ano ng mga eksperto, pasasabugin nila yun sa langi eh sa ano sa kalawakan. Di ba? Pinagahan, may pangalan yun eh, I just for mga steroids, pero may pangalan yun. Yung ano na yun, yung binigyan nila ng pangalan yun eh. Baka alam ni Pastora? Skydub? Oo, yun! Yun, mga bata pa kasi kayo noon, no? Hindi, baka hindi pa ninyo alam, no? I-search na lang sa ano sa Google mamaya o kaya sa YouTube. Talagang takot na takot ako nung araw. Sabi, paano pag bumagsak ito sa bahay namin? Diba, patay kaming lahat. Paano yun? Eh, ito mga kapatid, sabi dito, hindi lang isang bituin ang malalaglag, lahat ng mga bituin. Grabe yung gagawin ng Diyos na shakening. Diba? Kaya pansamantala lang yung lupa eh. Diba? Pansamantala lang yung lahat ng meron dyan na creation. Kasi nga magbibigay ang Diyos ng new heaven and a new earth. Diba? Kasi yung heaven dati may ano din eh, may corruption na nangyari, 'di ba? Kaya nga pinilaglag si Satan sa lupa eh. Pero kayo magbibigay siya ng new heaven and new earth, manalaglag yung mga bituin. So saan ka magtatago? 'Di ba? Makikita natin dito. Sabi niya dito, nalaglag mula sa langit ang mga bituin. 'Di ba? Na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin, alaka, eh, papaano na yun? Di ba? Maglilindol pa ng malakas na mawawala yung mga pulo-pulo, at kung saan pa yung natitirang lupa, eh, maglalaglagan daw yung mga bituin. Lahat ng mga bituin. Na parang igo, sabi niya, parang bunga ng, ano, ng olives. Di ba? Na nalalaglag kapag malakas po yung hangin. So sabi ko nga kanina, kahindik-hindik yung mangyayari sa hinaharap. Kaya napakapalad po ng mga Kristiyano na nagbabantay sa panahon po ng Diyos. Diba? Doon po sa timetable ng Diyos. At sinabi nga po sa ating mga pag-aaral na tayo po ay nasa church age. After church age is the rapture. After the rapture, ito na po yung mangyayari sa daigdig. Kaya yung pinaghirapan natin at inilalaban na lupa. Diba? Hindi natin alam kung masisira yun ng, ano, masisira yun ng lindol na malakas o mababagsakan ng bituin. Diba? Anong halaga ng iyong mga itinanim? Diba? May tumatawa, no? Maraming tumatawa kasi marami po tayong mga connections. Diba? Pagdating po sa mga investments at mga issues, diba? Sa buhay po na ito. So sabi ko sa sarili ko, habang binabasa ko po ito, actually ngayon ko lang din na, ano to, na nakita sa Tagalog, no? Na ganito ka lunos-lunos ang mangyayari sa hinaharap. Handa po ba kayo na maiwan? Yun yung tanong. Handa po ba kayo na maiwan? Eh kung maglalaglagan yung bituin, kapatid, hindi mo na problemahin ang binhi na itatanim mo sa iyong bukirin. Di ba? Eh, hindi mo na problemahin. May pasok ba ako ngayon kung nag-o-office ka? Eh baka naman nabagsakan na yung office mo. Di ba? Wala nang kuryente, nagbagsakan ng mga bituin eh. Diba, paano ka pa magtatrabaho? What kind of life are waiting for those people who will be left behind? Diba? This is very alarming. Diba? Diba, paisi-isi lang tayo sa ating Christian life? Paisi-isi lang eh. Pero upon learning all these things, ito pala yung mangyayari eh. Kaya ang ganda ng offer ng God, which is heaven. Ganda doon kasi wala kang problema doon eh. Ang ilaw mo doon is the
presence ng God eh. Yung kaningningan, di ba, ng Diyos. Wala kang due date doon na iintayin. Puro libre lahat yon. Hindi ka rin magsasaing doon, Sister Demi. Di ba? Kasi glorified body ka na. Kaya ikaw, gara, wala nang problema ang baka doon. Di ba, ang ulo ako ng baka? Hindi na! Glorified body ka na. Di ba? Glorified body na tayong lahat. Binago na tayo ng Diyos. Hindi mo na kailangan doon ng chinchanso, skinol. Di ba? Kasi glorified body ka na. Yung blooming na blooming ka. Di ba? Sa presence ng God. At hindi mo na rin problemahin ang damit. Di ba? Sapagkat may damit ka lang nakadamit sa'yo. Di ba? Ibibigay yun ng Lord. Anong kulay? Puti. Di ba? Puti yung damit. Hindi mo na kailangan mag-ano doon. Ang tanong, nagpapalit pa ba kaya? Di ba? Hindi ka naman na nagpapawis nun eh. Di ba? So maaring, ano na, yung kung ano yung damit mo. Hindi kasi sinabi sa atin yung mga bagay na ito. Pero yung glorified body, automatically, pag na-rapture ka, may damit ka kaagad eh. Bibihisan ka kaagad ng Lord eh. Di ba? Saan ka nakakita ng ganitong kabuting Diyos? Everything is provided. Kahit naman po sa buhay natin ngayon, kahit dihado tayo, talo tayo, di ba? Ano yun eh? Everything was being provided for us by that loving God. Sino ba sa atin ang matuwid? Di ba? Wala naman eh. Lahat naman tayo nagkasala. Romans 3:23, lahat hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos. Ang pagkakaiba lang kapag tinanggap natin ang Panginoon kasi siya yung ating righteousness. Di ba? Siya yung magbibigay sa atin ng katuwiran. Ano pa yung mangyayari, Lord, kapag naiwan ang inyong mga anak? Ang sabi dito, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan. Ang mga bundok at mga isla, no? Naglaho ang langit. Naglaho ang langit. Kasi nga naglaglagan lahat eh. 'Di ba? Naglaglagan yung kung ano yung meron diyan. Tapos kung naglaho man yung sinasabing langit, if it is the abode of God, isa na kaya napunta yung mga angels. Hindi natin alam kung saan. Pero meron tayong Diyos na nakakagawa ng lahat ng kanyang maibigan. Di ba? Lahat ng kanyang maibigan. Basta sinasabi lang sa atin dito kung ano yung mangyayari, di ba, sa hinaharap. So nawal, naglaho ang langit, sabi dito, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Kasi nga natupakan eh sa Ilocano. Nadaganan eh, 'di ba? Nasira eh ng mga kung anong bumagsak mula sa kalangitan. Kaya nawala yung mga yung mga bundok, sabi dito, at pati na yung mga isla. Sino sa inyo ang may beach house ay malapit sa may rest house pala, malapit sa beach. Wow, 'di ba? Glalaho daw yung mga isla, mga kapatid, kaya huwag na tayong mag-impok, di ba? Pero hindi ito yung priority natin. What is our priority is to get right with God. Di ba? That is our priority. So, sabi dito, kasi ang lahat ng mga nakasulat sa Bible, lahat dito mangyayari. Di ba? Wala pang naisulat dito na hindi nangyari eh. Lahat nangyayari. 95% of the prophecy ng scriptures are already fulfilled. So konti na lang talaga eh yung naiiwan, no? So sabi dito, sapagkat ganito po yung kalagayan, bakit naman ganun yung nangyari? Nag-create yung God, tapos ganun naman pala yung mangyayari. Kasi yung vengeance niya ay ibinibigay na niya sa tao. Di ba? Yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Ayaw pakinggan ang Diyos eh. Kahit anong gawin mo, ayaw nilang pakinggan. Kaya ito yung para sa kanila. Yung galit ng Diyos. So tignan natin, sabi dito, anong ginawa ng mga tao? Verse 15,
na naiwan, nagtago sa mga yungib na bato. Safe tayo dito sa bato. Diba? Sa yungib na bato sa Pilipinas, problema to eh. Kung ikaw ay nasa Kapatagan, saan ka maghahanap ng yungib? Diba? Layo nun. Sino sa inyo ang may bahay na malapit sa yungib? Diba? Bato yun, no? Bato yung talagang doon ka sa ilalim. May mga tao na nagtago sila doon sa yungib. Gaano kalaki yung yungib na kayang i-occupy yung lahat ng tao? Kasi, ano na yun eh, nasubukan na po ba ninyo mga kapatid yung nakipag-unahan? Diba? Kasi kulang yung lugar eh. Ako nung nagtatabaho ako sa Rehoboth, lagi akong nakikipag-unahan sa Sirot. Diba? Alam mo yun yung parang binibining Pilipina na naghihintay lang ng ano. Wala, hindi ka papasakayin ng mga Israeli, uunahan ka. Kaya ang ginagawa ko din, talagang siksikan din ako, itulak mo kung kaya mong itulak para makasakay ka. Kapag hindi ako nakasakay, hindi ako aabot sa service. Diba? Sa pagtipon. Gaano pa kaya, kaya nga nagkakaroon ng stampede, diba? Kasi nag-uunahan. Gaano pa kaya yung mangyayari sa mga panahon na ganito that you are running for your life? Diba? That you are running for your safety. Sabi dito, kung sino man yung mga taong nagtago sa mga yungib, sabi dito, alam mo kung ano yung mga nagtago? Yung mga hari. Diba? May mga katungkulan. Siguro ginamit nila yung kanilang mga chopper, no? Yung kanilang mga mabibilis na mga sasakyan. Diba? Kasi sila yung nakapagtas. Sino pa? Sabi dito, nagtago sa mga yungib ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, inuna yung mga may katungkulan eh. Di ba? Yung mga may sinasabi. Nahuli na itong ang lahat ng tao, sabi ito, alipin man o malaya. Kasi buhay mo na yan eh, walang hari-hari dito. Di ba? Survival to the fittest to. Walang ano dito, gobernador. Diba kapag alam mo yun, yung mga sitwasyon na alanganin, diba? Walang mga ganun din eh, wala nang mga level-level. Grabe lang talaga yung mangyayari, diba, sa hinaharap. Verse 16. So, kung nagtago yung mga hari, mga kapatid, yung mga mayayaman at yung lahat ng mga tao, anong meron sa kanila, bakit sila nagtatago? Diba? Bakit nagtatago ang isang tao? Yung nangutang, ba't nagtatago? Takot na makita yung maniningil sa kanya, di ba? There is fear in all people during that time. Kasi katakot-takot naman talaga, babasahin mo lang, katakot-takot yung mangyayari. Merong fear, merong takot. Kapag hindi ka pa natakot sa tanang buhay mo, ito yon kung ikaw ay maiiwan. Diba? Kasi wala na eh. Yung ang ganda-gandang paligid na ginawa, wala na. Bagsakan lahat yun eh. Tapos, hindi ka pa sigurado kung matibay yung yungib sa dami ng tao na pupunta doon. Saan kayo? Saan kukuha ng pagkain? Saan kukuha ng inumin? Diba? Saan, ano lang, ano yung magiging buhay? Diba? Grabe lang yung magiging takot. Ang daming kinakatakutan ng tao, diba? Takot sa ipis, takot sa heights, takot sa uod, di ba? Takot sa old age. Name it, ang daming kinakatakutan ng tao. Pero compared to what will happen in the future, walang, hindi mo kayang i-describe kung ano yung fear na pwedeng abutin o maramdaman ng isang tao. Sabi dito, at sinabi nila, ano na kayang nangyari? Kasi may ano pa dito eh, may pagkakataon pa sila eh. Di ba? May pagkakataon sila na sasabihin, Lord, Lord, patawarin niyo kami. At isisave sila ng Panginoon. May chance pa sila eh, na ibibigay ng Lord. Pero anong gagawin nila?
Ang sabi dito, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato. Instead na tumawag sila sa Panginoon, di ba? Saan sila nagdasal? Sa mga bato at sa mga bundok. Anong gusto nila? Di ba? Anong sasabihin nila? Sabi dito, tabunan ninyo kami. Gusto na lang mamatay. Sa kanilang takot, gusto nilang magpatabon doon po sa mga bundok at sa mga bato at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Diba? Yun lang yung gusto nila. Instead of turning to God, diba? Lalo pa silang hindi susunod sa Panginoon. Marahil sabihin natin, grabe naman yung mga tao na ito. Diba? Grabe na lang, grabe naman yung kanilang ginagawa. Pero may mga ganyang tao talaga, di ba? Ayaw nila sa Panginoon eh. Eh, anong nangyayari? Ganito na yung nangyari eh. Di ba? Ayaw nilang bumalik, di ba, sa Panginoon. Makikita natin dito na ganun nga yung kanilang gagawin. Gusto nilang taguan ang Diyos sa kanyang puot. Pero makikita natin saan ka magtatago kung ang kalaban mo ay Diyos. Wala. Kung magtatago sa kalangitan, nandun siya. Kung magtatago ka sa lupa, tungtungan niya ang lupa. Sa kailaliman ng lupa, nandun siya. Di ba? Saan ka magtatago? Kaya ang hirap-hirap lang talaga na kalabanin ang Diyos. Subukan mong kalabanin, hindi ka mananalo. Never pang nanalo ang tao sa kanyang laban sa Diyos. Laging Diyos yung nananalo. Diba? Laging Diyos yung nananalo. Sabi dito, verse 17, sapagkat dumating na ang kakila-kilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. Pagbubuhos ng kanilang puot. Sabi dito, at sino ang makatatagal sa harap nito? Sino yung makakatagal? Diba? Sa puot ng Diyos. Sino? Konting sapak lang sa'yo, kapatid, ang sakit nun, ha? Ulitin pa. Ang sakit nun. Ibugbugin ka. Ang sakit nun. Yung hindi ka kaya kakain at hindi ka iinom, tapos wala kang ikabubuhay, tapos ganito pa yung nangyayari. Hindi ka naman pwedeng lumabas at nagbabagsakan ng mga bituin sa kalangitan. Nagbabagsakan eh. Saan ka pupunta? Diba? At gaano ka makakatagal sa sabi dito, gaano ka makatatagal sa panahon na ito. So this is a reminder sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. As we see this judgment ng God mangyayari, ang sarap lang isipin yung grace, yung mercy, yung love, di ba, ng Panginoon. Kasi hindi kayang i-compare yun eh, sa kahit na anumang bagay. So magpasalamat po tayo sa Panginoon for His Word. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga salita, O God, sa amin sa gabi po na ito. Salamat na minsan pa ipinangaral po ninyo sa amin ang mangyayari, O God, sa hinaharap. And this is a call, O God, to all of us na iayos po namin yung amin pong commitment, Panginoon, sa inyo. We will make it right with you, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po yung magbibigay sa amin po ng strength at mag-focus, Panginoon, ng amin pong focus. Salamat na kayo po yung Diyos namin na tumawag po sa amin, naglilinis po sa amin, nagbibigay sa amin ng strength at nagbibigay sa amin ng mga ganito pong mga warnings, O God, upang makita po namin ang pagkakaiba ng inyo pong offer, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin na ang lahat ng amin pong mga napag-aralan ay aming muni-munihin, O Diyos, sa buhay na ito at patuloy na mahalin ka, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng ginawa mo at ginagawa mo at gagawin mo pa, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.